welcome to my channel, Ate Inday Daan. So guys, pangalawang araw na po namin ito guys sa Bagyong Odit. So ito, kaming lahat dito puro may mga trabaho. Wala kasi kaming mga damit guys, puro mga ano, mga basa. Wala kaming na salbang mga gamit. Basang-basa talaga kasi umapaw yung tubig hanggang dito yung tubig po. Buti at mabuti na lang po at ligtas po kaming lahat na mga pamilya ko po. So, thank you Lord at hindi nyo po kami na pinabayaan po. So, ito po guys, mag-umpisa po ako sa paglaba po kasi para at least may mga gamit naman kaming natitira po guys, pero hindi namin mga gamit kasi basa. Tapos maputik. So, labahan po namin para may mga gamit po kami. Wala talaga, mga panty, ubos. Lahat. So, nagtulong-tulungan po kami dito. Thank you, at may natitirahan pa rin kami kasi yung mga kapatid ko nawala, na ubos talaga yung ano, bahay nila. So, dito po sila sa amin. At nagpapasalamat pa rin po ako kasi nandito po sila sa bahay. At safe pa rin sila kasi maraming mga bata. So, nagtulong-tulungan lang po kami ngayon, guys. Kasi wala talaga, wala brand out. Hindi, so, ano, wala talagang signal. Hindi pa namin alam kung hanggang kailan po ito, guys. Hi, dong. At least sakit ng imuhong katodo. Oh. At ito, guys. Buti na lang po, guys. At nakapamili po ako ng kunting mga pagkain po. So, ayan, tapos yung mga may ibang mga tindahan po dito guys na nabagsak, pinabigay na lang po yung mga pagkain, mga na lang po daw makatulong po sila sa amin. Hanggang ngayon po wala pa rin pong nagmigay sa amin ng tulong po dito. Yung ano lang talaga yung nagbigay guys, yung may mga tindahan po na nabagsak ba na naubos sa Odit, sa Bagyong Odit. So pinabigay na lang po nila sa amin kasi puro nabasa, tapos para na lang din po daw na yung mga kunting mga pagkain kasi yung mga bigas po guys nabasa kasi parang umapaw yung tubig ba guys ba, nabuo talaga yung tubig hanggang dito talaga. So para lang daw magamit yung mga bigas binigay, pinamigay na lang para makain pa daw sa mga taong na salanta ng Bagyong Odit. Ano na lang namin muna guys, mga ano to guys, hindi to mga labahan po ito na ano lang sa putik kasi umapaw talaga yung tubig. So labahan na lang namin at saka kalagyan na lang namin ng pabango-bango ng kunti para magamit po namin may ano namin sa araw para magamit po namin guys. Kasi wala talaga kaming mga damit. Buti na lang at hindi na ubos lahat yung mga damit, magdamit na has. Halo-halo na to guys, damit ni mama, damit ko. Buti na lang po guys at may natira. So labhan natin para magamit po natin. So ang hirap talaga guys, akala ko doon na lang kami. Takot pa ako guys kasi nagkahiwalay kami sa mga anak ko. Yung mga anak ko napunta kay mama. Sila yung nagbakwit, kami dito lang sa bahay. Nung lumaki na yung tubig, doon ako natakot kasi nahiwalay ko yung mga anak ko. Hindi talaga pwede, hindi kami magsama-sama. So, nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon at safe po kaming lahat. So, ito na po. Laban pa rin guys, laban tayo pa rin, laban tayo. May mga binigay po nila yung mga ano, yung mga noodles. Kasi nabasa sa tubig, so pinamigay na rin po nila sa mga tao. Ayan, i-share po namin dito, kaya may nakain pa rin kami kahit kunti. May natira pa rin. Saka yung mga, may mga tindahan po dito, may ano na rin sila, may mga pagkain. Lahat talaga dito guys, ubos talaga lahat. Yung mga ano dito, kung sa Bisaya pa, hurot ang bay diri sa amu atanan. Lahat, walang na
kahit ka kahit mga malaking bahay dito na, na naubos sa ulit. So ang hirap. Madali lang silang makapatayo ng bahay. Kawawa yung mga katulad. Katulad ko, buti na lang hindi naubos lahat yung bahay. At may natitira pa rin, may natitirahan pa rin kami. Yung bahay ng mga kapatid ko talaga. Wasak. Ayan. Yung mga pamangkin ko po, sila yung nagluluto doon. Kasi inuna ko muna itong mga damit kasi wala na talaga kaming masuot. So, sila yung nagluto doon guys. Tapos ako naglaba para mabihisan kami. Daming labahin guys. Puro putik yung lahat yung mga damit. Ubus talaga lahat yung mga damit ko. Iwan ko kung okay pa ba yung washing ko po kasi lumangoy sa tubig. Baka hindi na yun mag-under. Hindi na yun ma-okay. Nasira na siguro yun. Hindi ko pa po alam guys kasi wala pang kuryente dito. So, malalaman ko na lang rin po yun pag ano na, may kuryente na. Kung okay pa ba yun. Dami talaga guys. Hirap talaga ang buhay namin ngayon. Naghihirap. Paskong-pasko pa naman. Magpasko-pasko na. Ito yung naranasan namin. At nagpapasalamat pa rin kami lahat sa Panginoon. At sipo kami lahat dito. May kunting sa ibang baryo po. May namatayan doon. Pati yung tsuhin ko, guys, napatay na. Nalunod pa sa tubig. Kawawa. Yung tubig pa namin dito guys, putik. Paano na kami ngayon guys? Kabangon. Doon ko talaga nalalaman guys yung ano ba yung tunay po talaga na nagmamahal sa iyo. Yung akala ko po guys katapusan na namin yung gabing yun. Kaya kung sabi ko sa sarili ko palagi kong iyak ng iyak guys. Sabi ko sa sarili ko kung ito na po talaga ang oras po namin, gusto ko na magkasama kami yung mga anak ko. Yun lang talaga ang hiling ko. Kung last na ba namin yung araw na gabing super lakas talaga. So, papasalamat pa rin ako guys kasi nagkasama pa rin kami magpamilya. Hindi ko, ang problema ko lang po is yung ano talaga, yung anak ko doon sa Tagbilaran kasi wala kami kontak ngayon. So, hindi ko alam kung kumusta na po sila doon. Kaya, gusto ko na ano, makita ko yung anak ko kasi si Jerick lang ang hindi kasama namin guys doon siya sa Tagbilaran niya. Hindi ko alam kung okay lang ba siya doon. Yun ang problema ko po guys kasi hindi ko pa nakita si Jerick. Hindi pwede walang maka biyahe po guys kasi sa lahat dito po sa amin sa Bohol, wasak talaga yung ano, walang madadaanan yung mga sasakyan. Okay lang sana kung pwedeng makabiyahe, pero hindi pa talaga. Ito lang, problema ko talaga is yung anak ko kasi hindi ko alam kung okay lang ba siya doon sa Tagbilaran. Pray lang po natin na okay lang po siya doon. Para safe lang, safe tayo lahat. Yun lang talaga ang problema ko po. Yun lang ang problema ko. Yung anak ko, kung okay lang ba siya doon, guys. Sa
sana po magkita kami. Makapunta po siya dito sa amin kung masaya na po ako kung makita ko yung anak ko, guys. Ang nangyari nila doon. Problema talaga. Bali na mawala yung mga gamit, guys. Basta safe lang po yung mga anak ko. Okay lang po yun. Masaya na po ako. Yun lang problema ko yung anak ko. Okay lang ba siya doon? Banlaw pa more! Dami putik, guys! Ha? Ga? Ang arinola namin, guys. Ginawa na lang balde. Ayan, dito kami sa labas nagluluto ngayon, guys. Yan si Mama. Thank God at safe po kami dito. Dami pa yung mga una namin, guys. Ayan. Puro lahat. Ito, mga labahin, mga una. Mga una niya namin, guys. Nabasa. Ayan, nandiyan pa. Tignan ko, guys. Oh, tingnan nyo. Naku po. Wasak lahat. Oh. So, ayan, guys. Dito pa. Ayan, si Kuya Ramil. Na problema pa kami kasi, guys, yung mga papa niya at mama niya doon sa isla. Wasak ang isla. So, hindi namin alam kung kumusta sila o okay ba lang ba sila doon. Kasi walang kontak po ngayon. Yung mga anak ko po doon pa sa Tagbilaran, hindi ko rin alam kung anong kalagayan niya ngayon. So, ayan. Tulong-tulong po kami. Ayan. Ayan ang mga gamit namin, guys. Puro basa. Ito pa. Dami. So, kailangan talaga. Si Kuya Ramil, hindi makatulog sa problema sa mama at papa niya doon. Matanda na. Tsaka may kapatid pa siya doon sa isang isla. Hindi rin niya alam kung anong problema doon. So, ayan na po. Problema. Tubig. Punan pa na.